Magandang araw! Magandang araw mga kaberde! Today's video, bibigyan ko kayo ng mga idea, konting idea sa pagtatanim ng patola. Wow! Sa mga pagkainan ng mga Pilipino, hindi naman wala ang gulay. Kain ng patola, masarap ihalo sa kung ano-ano mga pagkain. Lalo na sa gulay, di ba? Kaya bibigyan ko kayo ng tips kung paano magtanim ito. Kung meron kayong mga available na mga plastic bottle, paper bottle, o anumang bottle, mga plastic, pwede nyo nga pagpunlaan, itanim yung inyong buto ng patola na hiningi sa kapitbahay kasi wala kayong pambili. Di joke lang. Kung may binili kayong buto ng patola, pwede nyo itanim dyan. At kapag mga 1 week, pwede nyo nang ilipat yung inyong patola sa taniman. Pagkatapos noon, syempre, abunohan, didiligan, at gagawa ng balag o yung gapangan ng ating patola. Pagkatapos yan, siyempre gagamasa natin. At mga ilang araw at linggo lang, makikita niya na yung inyong patola na nagpapakita na ng sinyalis ng bulaklak at mamumunga na yan. So parang yan, kailangan mo na siyang isprayan ng pang-insekto. Kasi sa panahon yan, na bulaklak o flowering stage, maraming insektong tutusok sa patola nyo. Yun. Siyempre, kailangan matibay yung inyong balag kasi medyo mabigat ang patola at kailangan niya talaga ng gapangan. Diba? Para maging presentable na rin sa mga tao na makikita yung inyong vegetable garden. At pwede nyo na itong gulayin. Mga ilang pag na medyo gumulang ng inyong patola. Pwede nyo rin itong maging negosyo. Kung type nyo magtanim, maging negosyo, magandang negosyo din ang patola. Maraming bumibili sa market ng patola. At ang patola ay mabilis at maraming bunga ang pinoproduce niya sa isang fruiting season. Pero mga ilang linggo lang din, mamamatay na agad yung ating patola pero palitan mo agad. Well, ganun talaga yung cycle sa patola at pagtatanim nito. Pero so far, so good at pinakamagandang magandang negosyo rin ang gulayan. So, yan, mamimitas na yung aking pinakamamahal na pamangkin, si Ate Samsam. Ayun, salamat po. Sana may natutunan ka today sa ating video. Hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dyan. Hindi ka magsisisi kasi yung nagtuturo dito ng mga tips, cute. Joke lang. At maging updated ka naman sa mga future update natin, sa mga tutorials natin. At thank you very much at mahal na mahal ko kayo. Love you all mga kaberde. Bye bye.